How to secure your fund dito sa Trust Wallet. Ito po ang gusto kong i-share sa video na to. Hello po sa mga Kawisers natin dyan at sa mga bagong viewers and subscribers, welcome sa aking YouTube channel kung saan tayo po ay araw-araw na nagbibigay ng kaalaman, kasagutan at mga opportunity na pwede natin pagkakitaan dito sa online. Alright, so ito nga po no, sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano po natin i-secure or masisecure yung ating fund dito sa Trust Wallet. Kasi po maraming mga reports na bigla-bigla na lang nawawala po yung laman ng ating Trust Wallet. And maybe kasi may mga nakiklik na mga phishing sites, so kaya naman ay nakukuha yung mga recovery phase. So kaya naman tapusin nyo po ang video na to, at sa ganun ay malaman nyo kung ano po yung mga gagawin. And in case po ano, na napindot nyo nga yung phishing sites na yun, ano po yung mga alternative. Okay, alternative na pwede nating gawin para po ma-secure yung pera natin o yung fund natin dito sa Trust Wallet. Alright, so ito po yung ating unang dapat gawin, no? Let's say meron kayong Trust Wallet and then may laman po ito. Very important to na kailangan mag-download din po tayo ng Coins.ph o kaya naman Abra Wallets. Ano po ba yung mga itsura niyan? Si Coins.ph po ay ito ang itsura. Okay, so ito po siya, si Coins.ph. Ayan, so maraming pamilyar dyan, pero sa ibang bansa kasi walang Coins.ph, yun ang problema nila. So pwede naman po ninyong i-download itong si Abra Wallet. Ayan, si Abra Wallet. Pwede pong i-download yan kahit nasa ibang bansa po kayo. Why kailangan magkaroon ng Coins.ph at Abra Wallet? Kasi po, let's say nga no, na-click nyo yung phishing sites, no, tapos nagkaroon kayo ng kaso na nawawala yung laman, tapos let's say naka-invest ka sa mga smart contract like Forsage, no, like Ethereum Matrix or Etherchain or kung ano-ano man po yung sinalihan natin. And then ayun nga, na-click natin yung phishing sites or let's say merong nakakaalam ng recovery phrase natin. So ano yung gagawin? Kasi wala naman po no, hindi tayo pwede mag-create ng password dito. Hindi rin tayo pwedeng wala rin tayong access no to block kung sino man po yung naka-access dito sa ating Trust Wallet. So ito po yung pinaka pwede nating gawin. Let's say nga na ay nagkaroon ng problema yung account natin dito sa Trust Wallet. So ito yung gagawin po natin no. Every time na may laman po yung ating Trust Wallet, agad-agad po no, so kailangan bantayan niyo, agad-agad ay i-transfer natin siya sa coins.ph natin o kaya naman sa Abra Wallet nga na pinakita ko sa inyo. So paano mag-transfer? Very simple lang naman, no? Papakita ko sa inyo. And of course, kung pagta-transfer ka nga dito sa coins.ph, very important na may coins.ph ka. Okay, at dapat level 2 o kaya level 3 ang coins.ph mo, no? So let's say meron ka ng coins.ph, gusto mo i-transfer dito yung laman, click mo lang receive. Click mo show my Ethereum address, click mo copy or share, and then copy wallet address. Kapag nagawa mo na yan, balik ka po, no, balik ka sa iyong Trust Wallet. Andito naman sa Trust Wallet, click mo Ethereum, click mo send, okay? Paste mo yung iyong kinapi na Ethereum address from coins.ph. Lagay mo yung amount, let's say, transfer natin ay 0.02. Okay, nasa 228 pesos yan, no? So, ang gagawin natin ay click lang next and then i-send po natin, okay? So, click send. So, ganun po ang pag-transfer. Minsan, sobrang bilis lang, no? Inaabot lang ng minute, wala pang 1 minute. Minsan, umaabot po ng 30 minutes or minsan 1 hour. Depende po, no, sa traffic doon sa blockchain. Kasi pag na-send kasi yan from Trust Wallet, hindi na po nila yan sakop. Okay? So, yung blockchain na dyan ang bahala. At kapag traffic yun, minsan sobrang tagal. Kaya kailangan lang hintayin. Pero may kita nyo po dyan, ayan, successful na siya. So, nasa 30 seconds lang. And then, check natin sa ating coins.ph kung pumasok na siya. So, check lang natin. Ayan. So, may kita nyo ay receiving na siya.
Ayan, receiving 0.02. So ganun po, no? At secure po yan. Pag nandito na yan sa coins.ph, secure yan. Wala pong makakakuha nyo ng kahit sino kasi may password kasi ito. Okay? Safe kasi pag nasa coins.ph talaga 100%. Na kung wala ka naman coins.ph, pwede mong gamitin Abra Wallet naman. So paano naman yan? So ayan po, open natin yung ating Abra Wallet. Okay? Then login tayo. So very mabilis lang naman, no? Kung gusto nyo pong gamitin si Abra Wallet, download nyo lang siya sa Play Store, and then cellphone number tsaka email lang ang kailangan, then may account na kayo, and safe din po ito, no? Hindi ito basta-basta nakukuha rin kasi nga may password din kailangan ito. So pwede rin lagyan ng authenticator yan para safe. So dito click mo lang, no? Add money, click mo yung deposit cryptocurrency, and then hanapin mo si Ethereum. Let's say punta tayo kay Ethereum, click agree, click copy. Okay, pag na-copy mo na, sorry, kapunta ka sa Trust Wallet uli. And then, same process, no? Back lang natin ng konti. Click mo Ethereum. Okay, click mo send. Paste mo yung Ethereum address. And ilagay mo doon 0.02. Send tayo uli. Click next. And then, click mo send. Okay? So, sabi ko nga, ganun din. Minsan, naabot ng 30 minutes o minsan naman seconds lang. So, kailangan lang talagang hintayin po, no? So, pag na-send mo na yan sa ating Abra Wallet, so, sabi ko nga, safe na safe po yan pag na-send na agad. So, ito yung mga alternative nating pwedeng gawin, no? I-send agad natin sa mga external wallet natin kung may laman na yung ating Trust Wallet. At sa ganun, safe po yung pera natin. So, sana po maliwanag, no? So, ito lang muna ang gusto kong i-recommend si Abra Wallet kasi mabilis lang siyang gamitin din. And actually, dito kay Abra Wallet, pwede nyo po siyang i-withdraw sa mga banko. Okay? Just click po withdraw. Hindi ko makikita nyo dyan, pwedeng send to crypto wallet. Pwedeng cash, no? I-withdraw mo sa cash. Ayan, gamit Tambunting. Okay? So, pwedeng Tambunting. Ayan, mostly Tambunting talaga. And then, pwede rin sa bank. Mga banko, like BDO. Ayan. So, kaya maganda gamitin si Abra Wallet at pwede nga siya gamitin kahit sa abroad po. So, sana maliwanag, no? So, ganun po ang paggamit. Okay? At para safe po si Trust Wallet natin. Kasi actually, yun nga yung katotohanan, kapag yan ay nahack, wala tayong magagawa po talaga. Wala tayong magagawa kasi nga walang password dito. So, isend na lang natin agad. So, yung kailangan, bantayan po natin. Okay? Na pag may laman agad, ay isend agad natin or transfer agad sa external wallet like coins.ph or like Abra. So, yun lang, no? Ang gusto kong i-share. Maraming salamat po sa mga nanood. Salamat po sa inyo. Salamat sa suporta. God bless you po. And kung may idea kayo, no? Iba po kayo, iba pang alternative kayong pwedeng magawa, pwede nyo pong i-comment sa comment section. Yun lang po. Maraming salamat. God bless you po. Samahan nyo tayo ng Panginoon.